pala yung binili kong bagong chainless bracket. JRS brand. Yan, tignan natin, buksan natin. 14 bracket niya. Yung sa rear niya. Ito naman. Sa likod. 30-40. Ang kadena na naka-pro. Ang halaga niya is 820. Tama, mga 820. Siguro ako na lang magkakabit nito. Kasi kahit pa paano, marunong naman ako. Pero hindi ako professional na mekaniko. Pero pagdating sa motor ko, ako lang kasi ang gumagawa. Kasi mas tiwala ko pag ako ang gumagawa. Tsaka mas gamay ko na siyang gawin. Ayun. Halos lahat naman ako gumagawa eh. Paglilinis ng carburetor, pagbabaklas ng block, pagpapalit ng piston, halos lahat. Kasi syempre mas maigi pa rin yung may alam ka, mas marunong ka, para in case na nagkaroon ka ng problema, lalo sa mga long drive, may alam ka, hindi mo kailangan tumawag ng mekaniko para lang gawin. Okay, siguro sisimulan ko na to para hindi ako takalian. Kalabas ko lang gagawin, kaya medyo mainit, makaabutan pa ako. Okay, gawin na natin to. Yan. Dali dito kasi ikakabit sa aking Wave 100. Ito yung sabiyahe ko. Ayan. Ito ngayon ang papalitan. Yan. Medyo maingay na rin siya, kaya talagang palipin na rin naman siya. Ayan. Sige. Sana natin kalasin to. Ayan mga sir, nakalas ko na siya. Ngayon, ayan, papalitan na natin to. At babaklasin natin yon. Pero, syempre, tal, binuksan mo na rin lang eh. Dapat, sikin mo na rin pati yung preno niya, linisin mo na. Pag ako kasi nagkakalas nito, ginagawa ko talagang nililinis ko siya na maigi, sinasabon ko siya. Ito, katulad nito, bago ko siya palitan, yan, sasabunin ko muna yung pagpapalitan niya para talagang malinis. Para kahit mahawakan ko siya, hindi magkakaroon ng grasa yung kamay. Yan, sige. Isa na lang natin baklasin tong sprocket na to. Yan. Okay. O yan, mga guys. Gaya ng sinabi ko, bago ko siya palitan, nililinis ko muna siya para kahit hawak-hawakan ko siya, magdudumi ang kamay ko at least kahit papaano. Siyempre, damay mo na rin pati yung preno. Total, binuksan mo na rin lang siya. Damay mo na rin pati yung preno. Linisin mo na rin siya. Ayan. Mas madali siya isikabit pag malinis. Kasi kapag ka madumi, hindi mo siya pwede patungkol saan saan. Ay, lalagay natin yan dito. Tapos din naman, ito naman, dun sa makina. Tapos, ito. Bali, titingnan natin kung tama yung sukat ng haba niya. Pero madali lang naman bawasan yan. Meron naman tayong gamit ng bawas. Okay. Sige. Kapit na natin to. Tapos, mamaya, sa susunod ng gagawin natin, titingnan natin kung anong kaiba nung takbo ng 36 tsaka 34 yung bago natin. Yun naman kadena ko, yung sprocket set ko naman talaga. Palitin na rin naman talaga siya. Kaya okay lang magpalit, pero mas ginusto ko nang mag 34 para madagdagan yung speed niya. Okay, sige, kabit na natin to. So ayan mga guys, nakakabit na siya sprocket, nakakabit na siya dito. Ito sa binuksan nyo na rin lang, i-repack nyo na rin ng grasa tong bearing na to para isang trabaho na lang. Tapos linisin nyo na rin yung preno nyo. Tingnan nyo kung punpun na. Pagka okay pa, linisin nyo na lang. Tapos lagyan nyo ng konting langis. Huwag nyo lalagyan ng langis to kasi dudulas. Yung mga parts lang na ito, kagaya nito, yan dito. Para hindi siya masyadong umiista. Okay? Sige. I-assemble na natin to.
Tapos update ko na lang kayo kung ano yung pinagbabago niya sa tatlo, okay? So, ayan mga guys. Nakakabit na yung sprocket. Nakakabit sa likod niya. Ayan ko naman yung sprocket sa front. Yan. Gaya na sinabi ko sa inyo, mas maganda pa rin yung nililinis ko siya. Ayan, nililinis ko siya ng gas. Tapos sinabun ko siya ng joy. Bago ko ikabit yung maliit na yung sprocket niya. At least malinis na siya. Ayan. Sige. Assembly na natin ito. Siya. Yun, sa wakas. Okay na. Napalitan ko na siya ng bracket at lalena. Pag nagpalit kayo, double check nyo ito. Yan yung alignment niya. Kailangan parehas ka nung sa kabila. Kailangan parehas ka nung sa kabila. Masyado nakita, pero kailangan pareha siya ng kapit. Okay, sa wakas. Okay na siya. Ito nga pala yung pinagpalitan ko. Ulitin ko, yung dinalit natin sa kayong dating nakatagay sa kanya, itong luma ay 1436. Ginawa natin siyang 1434. Subukan na lang natin ito sa next ride natin kung ano yung epekto. Okay. Ano, hanggang dito na lang. Thank you.